Good morning guys, welcome back to my channel. So, ngayong araw, bali, pag-usapan naman natin ngayon guys, yung bagong labas na Suzuki Smash 115, no? Yung Mag Edition. Tapos maya-maya, pag-usapan din natin yung mga details niya. So, bigyan ko kayo ng preview guys, eto siya. Sa mga mainit na motorsiklo ng Suzuki Philippines sa underbone segment ay ang Smash 115. Nakatanggap ito ng malaking pansin mula sa pagiging isang bestseller sa klase nito. Kilala ito bilang isang pang-araw-araw na commuter bike dahil sa katipiran sa gasolina na umaabot ng 67.7 kilometers bawat litro. May katamtamang laki na bagay sa ating mga Pilipino at may mga pagpipilian na kulay. Ang motorsiklo. Nandito tayo ngayon sa Suzuki Parian, no? Sa May Kalamba, Laguna. So the last time na napunta ako dito, ang nag-review ako ng motor, yung Gixxer, Suzuki Gixxer FI 115. So this time around, i-review naman natin yung bagong labas nila na Smash 115 Mag Edition. Meant to be kasi blue din to eh. Yan, oo nga no. Blue din yan eh, Gixxer. Oo, yan. So, papaliwanag ni Sir Bong ngayon, kung paano ba maka-avail nito, magkano yung price niya, SRP, magkano yung installment. So, sir, halimbawa ako, gusto ko, interesado ako bumili nito. Kung may papaliwanag ba sa akin yung mga installment basis, kung installment?
So meron mong dalawang news, good news at good news. Ayun, ako ba? So, so ano to, sa cash nito, 62,900. So kung kailangan mo lang ID lang, valid ID lang para dun sa registro. And then kung kuha ka naman ng installment, 5,000 lang yung down payment. And then ang monthly niya is 2,955. So rebated na yun ng 200. So 3,155 sa 3 years. Rebated 2,955. That's around almost 100 lang kada araw. Kung nagpo-commute ka ng gumagastos ka ng 150-200, i-suggest talaga na motor ka na lang. Motor ka na lang. Ano? Meron ka pang mag-ano, oh. Magiging gamit pagdating yes, sa araw. Yes, kakontrol mo pa yung oras mo. Sarili mo. Oh. Gusto mo mag-Grab, mag-Lazada. Kung dalawa girlfriend mo, marusundo mo yung dalawa. Hinga lang. Pwede. Hinga lang, mahirapan ka, no? Oo. Oh. So, yun. Smash 155, ito yung one of the hottest, latest ng Suzuki. Ayan, mainit siya. Ako, so, mainit na mainit. Ano ba ang kaibahan itong ano, bagong features ng Smash 155 natin? Oh, so, kung kanina yung biscuit ka kay Sir Red Dragon, wala lang itong pataya ng ilaw. So, all... Automatic headlight on. Automatic headlight on. So, always on. Always on. Always headlight kasi, on. Yan ay parang policy na rin ng EDSA. Requirement na yun actually. Alam ko sa EDSA, sa atin EDSA. Eh, nahanap na rin yan. Oo, oh, yan. So, yun. So, so yun yung features na bago sa kanila. Ito na yung bagong decals niya. Yan. Yeah. Makikita niyo naman guys. Yung decals niya talaga naman ano. Ang MotoGP. Kakit-afit ng decals. Tapos yung nga, yung kano, no, yung isa sa kanya. Kasi yung mga unang release sa kanya, naka-spoke. Okay. Ngayon, maraming ng alloy. Max. So, before naman kasi may mag-start naman eh. Oh. So, parang late na niya nasundan ulit ng panibagong decals. Ah, oh, okay. So, lamang lang yung nirelease ng spoke. Lamang lang, mas marami. Oh, mas marami. Oh. Kaya, pagkakalam na marami, spoke lang talaga yung smash. Oo. Oh. Kasi so, bibihira yung nakikita nila sa daan. And then, yung installment nga pala. So, yung installment naman, pag regular employee ka, payslip, kung ikaw ay negosyante, business permit, kung ikaw ay pinapadala ng ERMAT, ERPAT mong kamag-anak mo sa itong bansa, remittance fee. Meron pa ako isang tanong. Kasi oh, yes. May, ito, nangyari ko sa hipag ko. Mm-hmm. Kasi yung hipag ko, Norid Noray. Okay. Okay. So, hindi siya nakapag-aral. Hindi rin siya nagtatrabaho. Ano siya, nagtitinda siya ng isda. So, wala siyang mga kanong valid ID. Hindi, wala siyang lisensya. Pero halimbawa, let's say, gusto niyang bumili ng motor na sa gusto niya makapangalan sa kanya. Ano ba ang maaaring maitulong natin sa mga ganyan sitwasyo? Case to case basis naman yan. Kasi, pag bibili ka ng motor, at least isang ID man lang. Kahit barangay o postal ID. Barangay ID, postal ID. Kasi nga, yung sa ORCR, kailangan talaga meron talagang may ID. Kasi para ma-determine mo din yung ownership. Tsaka whether, kung ikaw ay kukuha ng motor, cash or installment, ID is always required for yes. Processing. Yes, importante. And then, tandaan natin yung PILCIS o Philippine National ID ngayon is libre. Oh, libre. Pwede oh. Na mag- abin yun, abin yun. In fact, pwede na talagang magpa-ano ngayon. Or lahat yun. Lahat yun. Tsaka karapatan natin na meron tayong ID. Bagitin ng gobyerno. Yes po, yes. National ID system. National ID system. So, pagdating naman sa proseso, let's say, na-comply ko yung mga requirement, na gano'n naman katagal ang processing, bali po, gano'n ko malalaman, kung ilang araw, ba'y pag-i-time ko, okay, okay. Ma-approve yung aking application. So, hindi naman sa nagmamayang kami rito, ano? Sa policy kasi ng Suzuki Kalamba, or Motor Central, in ano overall, meron kami tinatawag na turnaround time. So, may 4 hours lang kami na ibinibigay doon sa mag-CI, and ikumpleto naman yung requirements at wala nang kulang, 4 hours may resulta na. Kung nag-apply ka ng umaga, hapon may resulta na yun. Resulta na. Kung hapon ka nag-apply. Kasi talaga pupuntahan ka sa Google mo. Oo. Wala pala, may channel ako. May binablog ko yung CI. Ayan, yan. Guys. So, kung paano nga pala, si Sir Bong, hindi lang siya basta friend supervisor dito. Isa rin siyang YouTuber, guys. Meron din siyang YouTube channel. Pero paki-subscribe nyo na lang. Ano? Sir Bong. Yan. Yes. Kung gusto nyo makakita ng mga akto ng sini-CI, yan. Yan. Nandun. Hanapin nyo sa channel niya. Magkakaroon pa yun ng idea.
Ah. Para pumasa kayo, kung sakali nag-aalangan kayo, parang pwede yan. Meron na kagay kayong tip. Yes. Bago pa kayo pumunta sa Suzuki. Yun, ang maganda dun sa YouTube. At pangalawa, dahil napanood nyo na si Sir Bong sa YouTube, siya na mismo hanapin nyo pagdating dito. Tama-tama. Oh, diba? Opo. Oh, yun. So, maraming salamat, Sir Bong, sa mga info na binigay mo sa amin. Yun. Malaking tulong sa mga ano natin yan, mga kaibigan natin na gustong magkaroon ng motor at kung kaya naman nila talagang ano, pagkisikapan nito kahit 3 years na payment, mukhang hindi naman mabigat eh. Kasi tama nga yung sinabi mo, no? Yung kung gumagasto ka ng mga 100 isang araw sa pamasahe, tapos nauubos pa yung oras mo sa kahihintay sa sasakyan. Opo. So tandaan natin mo, viewers ni Sir Red Dragon, ano? Mid-90s, ang motor is luxury. Oo. Luxury pag may motor ka, big time ka. Yes. So ngayon, parang cellphone na lang to. Necessity na to eh. Hindi, ngayon nga, tingin ng tao pag nakamotor ka, mahirap ka eh. Checkpoint. Kasi yun ang mga nahahapi sa checkpoint eh. Naisigit pa yun. Shout out sa PNP. Ano lang naman, di totoo naman na talaga nga. Nakikita naman natin sa Daniel, hindi naman sikreto yun. Trabahan naman nila yun. Tayo naman eh, sumunod-sumunod lang. So, yun, mga Dragon. Sige, marami rin salamat guys ha. Okay, thank you. Ayun, okay.